sa Bunga Puluhan. Meron tayong hindi ako lang, meron ako. Solo ko na. Wala mag-isa. Meron tayong 29 na minuto makalipas ang ikasyam ng gabi. Good evening, Rainy Thursday sa ating lahat. Paligayang pakikinig po at ingat-ingat sa mga nagmamaneho ngayon, sa mga pauwi na kanilang bahay-bahay at maraming gadget, pakitabi muna yan. Huwag mo munang i-display yan, baka may sumweldo bigla, iwalang trabaho pero marunong mga hablot. Ay nako, ang dami na naman tinamaan. Sa mga yung ano, intro ko nila, tinamaan ka na magaling. Ay ay ay. Okay nga pala mga kaibigan ha. Hello po sa mga nilalang na ano na magiging kabahagi natin tatawag ngayon. Call the number tonight. The number is 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Waiting ko lang ha. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. It's 832-6171 or 1-800-10-100-5683 or 845-8051. Tama ba? 846 pala. Bakit mo matawagan nyo? 846-8051. Ha? Dagdag na landline number natin. 846-8051. Maligayang pakikinig po ha? Sa mga tatawag sa akin. Tumayal ka na. Hello, saan nag-comment sa pinost ko kanina? Pinost ko ay picture ng ano? Wala, picture lang. Promises will always hurt you. Naniniwala ko dyan. Di ba? Oh? At some point, di ba? Oh, it will. Kaya kung pinangakuan ka at natupad, di ka nasaktan, pag-ingatan mo, huwag mo sirain yung, ano, yung pagkakataong may nagtupad ng pangako sa'yo. Because at some point, mga kaibigan, whether sa pagbibigay ng pangako o pagbawi ng pangako, you are going to be hurt. Ay. May caller tayo nun sa kabilang linya. Ang ating unang caller, si Gilbert ng Rizal. Hello. Hello, Papa Jack. Hi, good evening. Good evening, Papa Jack. Kamusta po? Mabuti naman po. Mabuti naman. Si Gilbert ay nasa Rizal. Yes. May radyong bukas? Meron po, pwede papatayin ko po. Oh, sana. Apo. Ito, Papa Jack, pinatay ko na. You are 55 years old, sir? Yes, Papa Jack. Hindi alata, ha? Oh. Bakit? Wala. Parang mga ang dating mga 20s lang ang boses mo. thanks for the compliment. Hayop! Marunong bumola. Papa Jack. Oh, bakit? Kagabi pa ako itong matawag eh. Eh, boy, kasi kasalanan mo yan. Di ka nakatawag. Mahina ka. Uy, ngayon buti na na-tiyempohan ko. Hmm. Bakit anong mapaglilingkod ka po sa inyo? May problema ako sa wife ko. 55 ka na, no, love life ka pa. Ay, oo, medyo wala namang ano wala namang pinipiling edad ang pag-ibig, di ba? All is fair in love. Okay. May love problem kayo ng asawa niyo po. Yes. Ano po ito? More of love problem or marital problem? Third party. Sino may third party? Ako. Oh. Nangyaka, hindi pala, kala ko naman na ikaw may problema sa kanya, siya pala yung problema sa'yo. Actually, oo, gano'n na nga. Siya pala may problema, kala ko naman ikaw ang no problema sa kanya. Oo, siya rin may problema sa akin, ako rin may problema sa kanya. Sige, kwentuhan mo po. Ano pong ginagawa sa buhay ni, ano, ni Gilbert? Papa Jack, isa po akong UB Express driver. Okay, anong biyahe niyo, sir? Cubao Rodriguez, Santa Lucia. Cubao Rodriguez, dyan rin lang sa area mo. Yes, at nakikinig ngayon yung mga bawal bumati, kasamahan ko. Ha? Bawal bumati. Oo. Nakikinig yung mga kasama ko ngayon sa'yo. Sige na, wala nga pong bati, di ba? Wala. No. Huwag ka magkakulor nga, dadalhin sa tarlak yan sa kayo mo. Ay, hindi. Legal 200,000 ang fine. Oo nga, legal. Legal. Sige pa, magkwento ka na po. Ano ba maglilingkod ko sa inyo, daddy? Eh, Papa Jack kasi. Parang ano, hindi ko matanggap yung binibintang sa akin ng wife ko. Kaya na babae ka? Na may sinabi ako dun sa
babae na ano na nakausap niya sa phone na patay na raw siya. Na okay, sino po yung babae nagsabi noon? Chicks mo ah. Hindi, actually Papa Jack, first time ko lang po siyang na isakay. Hmm. And then nagkaroon na kami ng na ano, nagkapangalagaan na kami ng loob. Ilang taon po yung babae? 65? Yes. Parang mother ko na siya eh. Kasi actually, Papa Jack... Sobrang baka parang mother ka naman. Oo, kasi ano eh, patay na yung mother ko and father ko. Hmm. Last 2 years ago yung mother ko. Pero okay, yung father ko is mga 10 years ago. Okay po. Gilamay po ako. Salamat po. Paano ko ba ipapaliwanag? Sige po, nakisakay niyo yung babae. Saan niyo po nakisakay? Anong area? Gaano kahaba yung naging biyahe at naging kapalagayan mo ng loob? Isang oras po. Isang oras? Opo. Sinong dumaldal? Ikaw o siya? Actually, siyempre po, nauna ako and then nag-response siya and then nagkaanuhan na kami. Nagkapalagay. Anong oras? Anong oras yan? Hapon po. Hapon? Opo. Nagkakuha na ng number? Opo, opo, opo. Nung kinuha mo yung number niya, anong motibo mo? Anong sabi mo sa kanya? Ba't mo kinukuha number niya? Actually, sa ano ko po, talagang pag ano po, kinukuha ko po yung mga number nila. Tsaka kinukuha yung number ko dahil nag-aano rin po ako, nag-tripping po ako out of town. Tripping ng ano? Like Pagod po, Baguio. Ah, okay. Yung mga van, mga for hire. Kumbaga, van for hire. Bawal yeah. Yan, ha? Di ba pang Baguio Express lang, ano? Ano, no? Baguio Express, hindi pwedeng lumabas sa ruta. Another, ano po ito, another car to na private. Ah, okay. Pwede mo pa rin? Bahala ka. Sige. Opo, pwede po. Matapos. And then, ayun, nagkakwentuhan kami na sabi ko may asawa ko. Pero hiwalay. Bakit mo sinabi yun? Hindi naman totoo. Hiwalay po talaga. Ay, hiwalay kayo ng asawa mo? Ay, hiwalay kayo? Hindi po, hiwalay po ng tulugan. Hindi kayo hiwalay. Kasi pero isa. Opo. Kasi ang dating kasi pag sila pong hiwalay, hindi kayo magkasama sa buhay, hindi kayo magkatuwang. Okay po. Ang dating po sa kanya, hiwalay kami. Yung kasi sinabi mo, huwag ka kasi parang naman tanga eh. Oh. Parang naman ginagago yung kwentuhan natin eh. Oo, sige, ganito po, Papa Jack. And then, nasabi niya po na ano po siya, balo. Okay. Mga 10 years ago. Ayun po. Tapos nung ano po na naihatid ko na po siya, okay, bumaba na siya. Nung umuwi na po ako, na ano po ng wife ko yung cellphone ko. Na nakita niya na ano yung mga text. Okay. Tapos po, ano ang nabasa niya exactly sa text? Ang nabasa niya po ron is yung nag-aanuhan kami, nagkakamustahan na... Nagkakasakay, sakay lang, nagkakamustahan na kayo. Opo, dahil another day, sasakay daw po siya sa akin para bumalik uli sa pinanggalingan niya. Papunta po siya ng Kainta and then babalik daw po siya next Friday going to ano naman, Rodriguez. Bakit? Wala ba ibang UV Express? Bakit ikaw lang inaantay niya? Kasi, ibig sabihin, meron nang mali siya yung pagtitexting niyo. Opo. Hindi ka naman niya aantayin kung wala lang mali siya, di ba? Opo. Totoo. Tama po kayo. Okay. Opo. Alright. Ayun nga po, ginawa po ng wife po. Tinawagan niya po. Gaano katagal mo nang kilala yung babae nung tawagan ng asawa mo yan? One day pa lang po. Okay. Unang araw lang po. Isang araw.
akin. Tinawagan niya po. Tapos, nung natawagan niya, dahil nakita niya yung mga text siguro, pinagsasalitaan niya ng kung ano-ano yung babae. Na dahil nag-selos na po siguro siya, dahil sa mga nabasa niyang message. Ngayon po, sinabi raw po ng babae na ang pagsasabi ko raw po, pagpapakilala ko sa kanya, ay patay na siya, yung wife ko. Pero hindi po totoo. Yun po hindi ko matanggap. At the same time, pinatawagan pa po nung wife ko sa junior ko, sa pangatlo kong anak na lalaki. Ang age niya is 18 years old. Yung babae na na para patunayan po na may sinabi raw po akong ganun. Ngayon po, kayo po ang problema ko po, Papa Jack, ay hindi ko po matanggap. Kaya pinapaliwanag ko naman po sa kanya na ang totoo ay wala po akong sinabing ganun. Ano ba ang problema mo, sir? Ang problema ko po, Papa Jack, ay dinamay na niya yung mga anak ko, ng wife ko. Pinagsasabihin niya na sa ibang mga kaibigan niya na bakit ko raw sinabing ganun, na buhay pa siya eh. Patay na sinabi ko rin sa babae. Ano ba ang ginawa mo sa babae? Matatanong ko lang, anong ginawa mo? Did you ask? Wala po, Papa Jack. Bakit hindi mo tinanong kung sinabi? Kasi kung talagang wala ka sinabi, magtatanong ka sa babae, tatawagan mo siya. Hindi nga po. Paano kung matatanong, wala na po akong cellphone, hindi ko na po siya makontakt. Hindi ko na po makita yung... Bakit hindi mo tinawagan sa harap ng asawa mo para nakuha mo yung trust niya? Ayaw po ng wife ko. Wait lang po. Ano po yung Gilbert? Sabi mo nga sa akin ngayong gabi. Ano ba yung intention mo? Bakit ka tumawag sa akin? Ang intention ko po, Papa Jack, ay hindi ko po matanggap na sa sarili ko na masasabi ko na magagawa ko sa kanya yun, sa wife ko. At yun naman po talaga ang totoo. At kumbaga sa pati mga anak ko parang nawala na po yung respeto bilang ama. Ang sarili ko is family, priority ko po ang family. Bilang talaga yan, bilang ama. Opo. Sige. Opo. Ngayon po, kailan po kailan nangyari to, Daddy Gilbert? 2 months ago. 2 months ago? Yes. Ano na latest? Well, ang latest po is magkasama kami sa bahay. Okay. Pero walang pakialaman. Matanong ko lamang, nung sinabi mo dun sa isa kayong babae na hiwalay kayo ng asawa mo, ano ang dahilan mo? Ano ang motibo mo? Bakit mo sinabi dun na hiwalay kayo? Wala po, Papa Jack, kasi sinabi ko lang po na
Naghiwalay po kami, hindi kami hiwalay. Mali po ang interpretasyon nung babae. Okay, wag ganito na, all right. Opo. Gilbert? Opo. Sa lahat ng ayaw ko, yung babulahin mo ako, ha? Opo, all hindi right. po. Okay, opo, okay. Opo. Nung sinabi mo, nung sa babae, na hiwalay kayo ng asawa mo, may motibo ka. Diba? Wala kasi, pa. Pag sinabi mo hiwalay kayo, wala naman, diba? Wala naman magtatanong kung ano ba, hiwalay kayo ng bahay o hiwalay ng kama. Natural lang, unang maiintindihan ng babae, hiwalay kayo. Hindi kayo magkatawang sa buhay. So wag mo sabihin, papadyak mali interpretation niya. Hindi ganon. Dahil yun talaga ang gusto mong maintindihan niya. Hindi dahil mali siya ng pag-interpret. Dahil yun talaga ang gusto mong maintindihan niya. Opo. Alright, so tanungin kita, bakit mo sinabi na iwalay kayo ng asawa mo? May motibo ka dyan, ba't mo sinabi yan? Wala papadya kasi ano siya. Brad, wag mong sa... Wag mo, no. Alright? Wag mo akong babulahin. Okay, okay. May motibo ka when you said na hiwalay kayo ng asawa mo. Bakit mo kailangan sabihin yan? Ang totoo niyan, kitotong hiwalay lang kayo ng kama ng asawa mo, hiwalay ang tulugan, hindi mo kailangan sabihin sa babae yan. Bakit? Kaano? Isakay mo lang? Ba't mo kailangan sabihin? Ano motibo mo? Opo. Ano motibo mo? Ano motibo mo? Ano ba ang pwede kong expression na sabihin pa? Hindi, yun totoo. Huwag kang gumawa ng alibi, Daddy Gilbert. Ano ang motibo mo? Why would you tell someone, di ba, na isakay mo lang, na hiwalay kayo ng asawa mo? Dahil siguro papadyak na ano ko sa parents o... Hindi, Brad, walang kinalaman niya kung gusto maging nanay ang basera mo. Hindi mo kailangan sabihin wala yung kasawa mo. Dahil nagkapalagayan kami ng loob. Yun, lumalandi ka. Oo, oo. Diba? O, papadyak. Oo, lumalandi ka. So, wag mo ko mapaniwalain na papadyak parang nanay ang tingin ko sa kanya kung nilalandi mo siya. Magtutugma ba yung dalawa? Parang nanay ang tingin mo, nilalandi mo? Opo, o siya. Naniniwala ba ako sa'yo na 65 yun? Yun po ang totoo. Diba? Mukha mo. Hindi. You know, Daddy Gilbert, there goes the problem. The problem is, you lied. Diba? It's one lie after the another. Tapos, after the other. Tapos ang mangyayari dito, nakausap ng asawa mo yung babae, sinabi ng babae kung ano pag-usapan ninyo, diba, and you convince your wife to believe you, maniniwala ba siya sa'yo? Ako ba maniniwala sa'yo? Hindi rin. Apo. And here you are telling me, Papa Jack family first eh. Apo. Daddy Gilbert, lalaki tayong dalawa dito. Usapang lalaki sa kapwa lalaki. Yes, Papa Jack. Diba, wag mo na ako utuin pa. Hindi po. Dumiskarte ka, nahuli ka. Opo. Ah, diba, bakit di ka na humingi ng tawad? Wag mong ano? Humingi na po ako ng tawad. Tsagain mo. Diba? Opo. Tsagain mo. Opo. Wag mo nang pilitin pa yung asawa mo, Daddy Gilbert, na maniwala sa'yo na wala kang sinabi na patay na siya. Na parang nga po, ikaw pa yung hindi ko matanggap na ano, naniniwala siya kaya kong sabihin yan. Nagsinungaling ka na. Yung nga po eh. Sinasabi ko nga po sa kanya, bakit hindi mo ibigay sa akin yung cellphone at kontakin ko yung babae para magkaharap-harap tayo. Diba? Parang maniwala ka na hindi ko sinabi yun. Eh, yun talaga yun. Hindi ka talaga kapanipaniwala. Opo. Yun talaga. Kasi Daddy Gilbert, nagsinungaling ka eh. Opo. Dahil nga siguro papadyak na. Dahil nga siguro sa... Ano ba ang katwiranan niya? Nagsinungaling ka, nahuli ka. Hmm. Ako nga, hindi na iniwala sa'yo eh. Opo. Oh. Honestly, lalaki sa lalaki, di ba? Yes, papadyak. Sinabi mo sa kanya na hiwalay kayo mag-asawa kasi lumalandi ka. Kasi ang dating nito, Daddy Gilbert, ang sinasabi mo, parang nanay ko na yun eh. Kasi, opo, imagine mo yung nanay mo, yung mauna, dinadamay mo pa, hindi ka ba nahiya? Para ungkatin mo yung alaala ng nanay mo, at i-alibay yung nanay mong namayapa na, hindi ka ba nahiya sa nanay mo? Eh, ang totoo yan, hindi naman talaga nanay, ang tingin mo dyan dahil hindi niniscard yan mo. Ganun nga po siguro. O, paano ka patawarin, sinungaling ka? Sus talaga, oo, parang, ay, Daddy, asan ba yung tubo ko dito? Kaya nga, Papa Jack, na sa dalas kong pakikinig sa mga ano mo, kahit pag buwi-biyahe ako, at umuwi ako sa bahay, parating ito, pinapakinggan ko nga yung mga tumatawag sa'yo. Kaya naisipan ko nga na
humingi ng ano sa'yo? Ng ano po? Humingi sa'yo ng advice or ipaliwanag ko sa'yo yung buong pangyayari na sana eh bagay na ma-realize din ng wife ko na totoo yung ano, totoo yung sinabi ko na ano, na hindi ko na ano, na yung sinasabi ko sa kanya, pinapaliwanag ko na hindi ko naman ginawa yun, na hindi ko sinabi. Huwag mo lang pilitin siya maniwala sa iyo, di ba? Hindi maniniwala sa iyo yan, di ba? Antayin mo lang mapatawad ka, pero maniwala ka sa akin, hindi yan maniniwala sa iyo. Opo. Opo. May... Ito ba yung first time mo ng babae? Yung nahuli ka? Hindi po. Bistado na po niya ako talaga. Oh, yan yun. Opo. Diba, huli? Diyos ko, wala ka pa lang matiyong reputasyon when it comes to being honest. Opo. Kaya lang po, itong mga pagkakataon na nito, talagang sa edad kong ito, kumbaga talagang, ano, nag-going straight na ako. Ay, hindi ako naniniwala. Nahuli ka nga, going straight? Oo, hindi, doon sa pagkakataon pong yung Papa Jack, Hindi ka going straight. Iyan yung iwasin natin, Daddy. Huwag mo siyang pilitin maniwala sa'yo na going straight ka. Kasi hindi ka nga straight. Ay, Jesus talaga. Ikaw, Daddy Gilbert, pati ako pinagbababula mo, ha? Hindi, Papa Jack. Diba? Alam mo, kung hindi nahuli ng asawa mo yan, malamang, di ba, nakikita pa rin kayo niyan. Nagkataon lang, nahuli ka. Siguro nga po. Tapos going straight ka mo. Opo. Naku, ikaw talaga, Diyos ko. Halika nga, maglasing nga tayong dalawa. Actually, Papa Jack, medyo ano na eh. Kaya naman ako nakapaglakas na loob na ano, magpaliwanag si medyo nakashat na rin ako dahil coding ako ngayon. Bawal pa naman lasing dito. Hindi, nasa bahay na po ako. Kaya nga po, ano, kahapon, kagabi pa po ako, ano, talagang ang hirap palang tumawag sa inyo. Buti po, naka-tiempo ako ngayon na pag, ano, ako na, ano, nakikinig muna ako dito sa station nyo. Tapos, kinaga ako. Denial ng denial. Ayun, naka-tiempo, kaya ito. Opo. Sinasabi ko sa'yo, puro kakaanuhan yan. Kung nalang nagkailan, tsaka ka ay, nakatikate, katikate. Anak na. Daddy. Hindi, Papa Jack, siguro. Sa, ano ko, sa aming mga, ano, kasi lahat namin, sa aming mga driver, nakikita namin lahat yung ano. Hindi katwiran yan. Maraming matino. Huwag mo. Opo, hindi. Opo nga po. Opo. Ano na ang ginawa mo? Pag-usapan natin na Daddy Gilbert. Nagkamali ka sa misis mo? Hindi ito yung first time? Hindi po. Dagi ka na nahuhuli. Masama na naman ang love niya sa'yo. Di ba? Kung ano man. Opo. Kung ano man ang ano. Yung nalaman ng asawa mo na sinabi mo daw na ikaw ay nagsabi na patay na siya. Ano ba sa pakiramdam ng asawa mo yung ginawa mo? Parang mo siyang pinatay sa sakit na binigay mo sa kanya. Opo, opo. Di ba? Walang pagkakaiba yun. Di ba? Ang trabahuin mo ngayon, Daddy Gilbert, mapatawad ka. Opo. Huwag niyong papaniwalaan siya. Hindi maniniwala sa iyan kahit magpatikal-kal ka sa harap niyan. Opo. Hindi maniniwala sa iyan. Kahit anong, kahit dukote mo yung mata mo niyan, pisain mo yung itlog maalat mo sa harap niyan, hindi maniniwala sa iyan. Sinasabi nga niya po na ano eh, na ano, wala na akong pakialam sa iyo. Galit eh. Opo, diba? galit. Ang tanong dito, ano na ang ginawa mo para mapatawad ka? Yan, o. Opo. Ano na? Ang ginagawa ko po is pag sinabi niya na umuwi ka ng gano'ng oras, umuwi ako. Pag sinabi niya na bulak, kailangan ang boundary ganito, ginagawa ko. Bulaklak. Regalo ka din, di ba? Unisilver, ganyan, oh. Nung nakaraan po. Manicure set, pedicure set, di ba? Pangkulot set, di ba? Buhi set. Kung ano man. Kung ano. Ay, sus talaga, oo. Nung nakaraan birthday effort ko, Papa Jack. Effort ka din. Nahuli ka eh. Opo. 2 months ago, nahuli ka. Effort ka. Galit na galit yan sa'yo. Opo. Alam ko baka mamaya, ginantihan ka na niyan. Di ba? Pag wala ka, yung toothbrush mo, pinanglinis ng toilet bowl.
Yung mga ganti ng asawa ko, creative yung mga yan, loko ka. Oo. Hindi mo lang alam, baka mamaya. Di ba, pinanglilinis ang inodoro pala yung toothbrush mo, bahala ka dyan. Nabigyan ko tuloy ng idea si mga nanay na ano, may asawang babaero. Ano lang po, Papa Jack, sabi nga po dun sa ano, may nakita po ako dun sa isang UB Express, dun sa Urban. Nakalagay po dun, mamatay na ang babaero, biktima lang kami. Well, yun na lang po, hindi pag-usapan yung ibang mga bagay. Pag-usapan natin ngayon yung sa inyong mag-asawa. Kung nakaanta ba at marinig to ng asawa mo, anong mensahe niyo sa kanya, Daddy Gilbert? Apo. Oh, go na po. Kung gusto mo, maantay naman kita. Gusto, bukas pa tayo. Alam ko na hindi ka nakikinig ngayon. Huwag mo nang sabihin niya, baka kala hindi pa ako sikat. Hindi, papayak, ano eh. Hindi siya kasi umuwi ngayon dito. Nandun siya matutulog sa panganay kong anak. Galit eh. Marikina. Galit eh. Pag ganito pong ano, pag ganito pong araw ng Huwebes, doon po siya natutulog. Para pagpasok niya po bukas. Ano siya nag-work? Deaf ed po. Teacher po siya. Sko. Hindi ka talaga. Sige, kung nakikinig siya na teacher. Kung nakikinig ka man ngayon o hindi ka man nakikinig ngayon, sana eh, mabigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Ano pangako mo yon? Importante yan. Ang pangako ko sa'yo ay yung talagang hindi ko na uulitin at kung mabibigyan mo pa akong huling chance. Natutuwa ako at kaninang umaga ay kagabi pala nakapag-usap tayo, medyo okay ka naman, okay naman ako. At kaninang umaga ay pinakinggan mo yung paliwanag ko sa iyo at sumang-ayon ka naman. Siguro yun yung parati kong hinihiling kay Lord kada Sunday pag nagsisimba ako na sana ay mapatawad mo na ako sa huling sandali kasi ano eh may mga edad na tayo. Yun nga, may edad ka ng katimo pa eh. Oo nga, Papa Jack eh. Diyos ko ka. Total naman, napatunayan ko naman sa iyo na napagtapos natin nating dalawa yung mga anak natin. At stable na sila. May mga trabaho na sila at nasa abroad na rin. Yung pangalawa at yung bunso naman eh may trabaho na rin sa pamamagitan ng ano ng trabaho ko at ng galing mo sa ano sa pagbabudget ba wala akong masabi, wala akong ano sa'yo tungkol doon. Basta tulong tandaan mo na talagang nagbago na ako. Kailan? 2 months ago. Yan, huwag mo, yan, dyan mali yan. Huwag mo sabihin nagbago ka na, magbabago ako, pangako, gano'n. Sabi ni, ito. Bakit sabi ko ba, hindi nila man galing sa'yo? Bakit ako ba? Nadami pa ako dito. Gawin mo nang galing sa'yo, huwag nang galing sa akin. Oh, yan, oh. Sabi ni Papa Jack. Ano pa ba?
parang ano, sana eh ano, tuloy-tuloy na yung senyales na pagpapakita mo sa akin na pinapatawad mo na ako. At makakaasa ka naman na ano, lahat ng mga na, gusto na, mo. Na ano yung hindi mo na uulitin, Daddy Gilbert? Na hindi ko na uulitin. Yung mambabae, yan. Yung mambabae. Yan, no? Dahil kung hindi ka man maniwala sa edad kong to, eh... Huwag mo nang pilitin nga. Hindi maniniwala talaga sa'yo dahil track record ka talaga. Oo. Papa Jack, eh, alam mo naman na ganitong edad, eh. Siyempre, di ba? Hindi ko alam. Mga lalaki. Daddy, hindi pa ako naging 55. Huwag mo akong sabihin. Oo nga, eh. Hindi ko pa na-try maging 55 years old. Hindi ko alam yung pakiramdam. Hindi ko mako-confirm. Oo. Basta gano'n na lang, effort ka, ligawan mo ulit. Paano ba man ligaw? Oh, alam mo yan, bulak-bulak-lak. O, di ba? Hindi lang bulak lang. Alam naman yung kiliti niya. Di ba? Gano'n lang, simple. Oh, right? Salamat sa pagtagwa, Daddy Gilbert, ha? Oh, Papa ingat Jack. Ka, mag-ingat Papa ka, Jack. Baka pag nahuli ka, well, gawin sisig yung anes mo. Bahala ka talaga dyan. Papa Jack, maraming salamat sa iyo. Sige po. At hindi pa ba pwedeng bumati? Walo eh. Pag binabati kita, di parang pinabati kung dapat lahat ng katawal. Oo, eh. Kasi nakikinig ngayon. Huwag mo nang gawan ng paraan, ho. Huwag pa ng paraan, ha? Hindi na. Salamat sa pagtawag. Thank you po, thank you. God bless. Opo. Sa lahat ng ano, doon sa... Bag mo na po isingit, ha? Bawal po. Sige, Papa Jack. Salamat po, Papa Jack. Ang hirap maging asawa ni Daddy Gilbert, no? Ang hirap kausap. Di ko alam kung dahil nakainom. Baka dahil nakainom lang. Dapat tanongin natin kung nakainom mo. Hindi, bawal nakainom sa atin. Ha? Nakashard, gano'n. Ano, masabi pa sa area. Lawlaw dila ng mga nakainom, eh. Oo, di ba? Napakalawlaw ng dila ng mga nakainom, eh, mga kaibigan. Alright, I got more coming your way. Hope you guys are enjoying the music I got for you. Oh. Sa mga nakaantabay, may nakaantabay daw sa akin sa Pisa, Italy. Andun yung nina ko ngayon. Pinang Evelyn, no? Si Ilan ni Ma'am Goya. We met Filipinos here. Sabi niya, nagbabagat sila sa'yo. Hazel Grace Olikino. And yung ma'am niya, si Nora Olikino. Matagal na sila dito, pero kilala kanila. Uy, salamat. Lalo na si Hazel. Yan. Hazel, yan. Grace Olikino at Ma'am Nora Olikino ng... iba yung dagat, maligayang pakikinig po yan. Maligayang pakikinig dagat, hello po. Thank you very much. Ma'am Poch, thank you very much. Yan yung pagbate. Sabi niya, birthday boy, your caller is such a liar. Oh, di ba ha? You liar, English. Oh. Pag liar, ang ginamit na term, medyo ano, maganda pakinggan. You're a liar, di ba? Parang social ka pa nun. Diba? Pero pag sinungaling ka, ayop, ganun. Di ba? Galit si Ma'am, ano, Poch, sa mga nagpapalasot. Gawin natin sisig yung anes, Ma'am Poch. Ako mag-iwi, ikaw magluto. Ang tanong, sinong kakain? Yan. Ayoko. Kayo-kayo na lang. Ay, madaling ko lang, ha. Si Ma'am Christy, ha. Ma'am Christy ng Hotel Sogo. Ma'am, salamat sa regalo. Tanggap ko ang gabi. So, lahat mo na nagpadala ng regalo sa akin. Thank you very much. I appreciate that. Ang dami ko natanggap na regalo kagabi. Mga dalawang truck yata. Maraming salamat po, ha. Ayan. Ibang Christina ng Sogo Hotel, thank you very much po. And the management of Sogo, di ba? Maraming salamat. Maligayang buddy, Papa Jack Ganern. Anong ganern? Ano yan? Oh. Ayan. Mamaya na babati ko, ha. Next break tayo, ha. Papila ko ng kanta. Magre-regroup lang ako ng sarili ko. Papila ko ng awitin, mga kaibigan. Coming from... Ay, gusto ko to, Aerosmith. Bago yan. Bago bumati, mamaya pagbalik ko. Ano muna, maliligo muna ako gamit ang Shield Bath Soap. So, magpapila ko ng ilang kanta. Mga tatlo siguro. Tatlo or apat. Tapos habang pinipili ko yung mga kanta, imagine ninyo naliligo ako, ha. So, pagbili ako ng kanta, imagine ninyo, ha. Habang nakikinig kayo, naghihilod ako sa banyo. Pagbalik ko, mamaya fresh ako, ha. Gamit ng Shield Bath Soap.
Gal sa sakit na dulot ng germs, may antibacterial na pareho ng leading brand, may malasakit sa skin dahil meron tong Shea Butter Moisturizer at affordable. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. And congratulations nga pala sa mga nurses for winning as the most outstanding organization by the Professional Regulation Commission, mga kaibigan. Here comes the music of Aerosmith with the song... Hello sa mga nagmahal, nasaktan, gumanday. Hello din sa mga maganda yan, ano, yung mga nagmahal, nasaktan, nag-an-an. Yan. Kasi nakabayaan yung sarili, nilaligo, ganun. Ba't ba? The number to call is 832-6171 or 846-8051 or 1-800-10-100-568-3. Yeah. 832-6171 or 846-8051 or 1-800-10-100-5683. Si Casey, anak, kayo nakaantabay. Maligayang pakikinig sa iyo. Kamusta ba? Kamusta ka? Maligayang pakikinig po sa mga nakaantabay sa Bayong Dagat. Hello po. Tita Mia Apostol, maligayang pakikinig. Mama Cecil Feliciano, happy birthday. Sabi niyo, thank you. Arnold Caldea, thank you. Buong you family, Sir Greg, you at yung sampu ng iyong pamilya, kung sampu man kayo, kung pito, di pito ng iyong pamilya. Salamat sa cake na pinadala mo dito. Bibenta ko lang sa mga bisita to. So, salamat, magkakapera ko mamaya na ko. For sale yan, for sale. Ano to? Papa Jack, sabi dito. Ang, ano? Ang doon, tagal ko ng anong pangarap? May nagpadala nga ng pati sa akin, di ba? Parang sabi, parang, happy birthday sa pinaka-creamy. Pinaka-creamy na DJ sa radyo. Bakit creamy? Ano, sopas? Ano ako, sopas? Mushroom sopan, datingin ko sa inyo. Tiglana's Espiritu is tuning in all the way from Long Beach, California. Happy listening po. Tawag dali. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Si Shy, ayan. Ano to? Shy na nag-tweet sa atin. Marami salamat sa iyong pag-tweet. Thank you very much. Maligayang pakikinig po yan. Aha! Uy, ano to? May babati sa... Mamaya, batiin ko yan, ha, mga kaibigan. Mga babati sa atin. May nagsabi kanina, Papa Jack, mag-live ka nga, naliligo. Na, yung bastos! Sabi ko, maliligo ako, mag-live daw ako. Yuck! Pakikita niyo mga abs ko, ang dami kaya na yun. Bilang, ha, sobrang dami. Diba? Sobrang dami kaya ng abs. Uy, gabi na naman, maulan pa. Hello sa mga pumapasada. Hanggang ngayon ang mga magigiting ng mga chopper. Ayun, parang yung ano, parang yung caller kanina. Ayun, maligayang pakikinig. Thank you very much. Siyempre, di ba, yung mga pangapasada ngayon, pampaaral sa mga anak yan, pangtustos sa, ano, sa kung ano man ang pangarap ng pamilya, pambili ng bagong gamit sa bahay. Magdoble ingat sa kalsada. Minsan kailangan talaga ng pahinga at sana may kasangga tayo sa buhay. Well, kung kasangga sa buhay ang pag-uusapan, napakadali lang niya, no? Sumali ka na sa, para magkaroon ng kasangga sa buhay, Pepeng Pasada Club. Yan. Yung Pepeng merong NG yan, ha? Pepeng Pasada Club ng Shell. Dito pwede kang makatanggap ng iba't ibang benepisyo sa patuloy na pagtangkilik mo. Maaari kang makatanggap ng scholarship para sa kinabukasan ng pamilya. Iba't ibang rewards tulad ng appliances, libreng gasolina na pwede mong makuha gamit ang naiipong points kada magpapakalga ka. At kung sakaling may mangyari, wag naman sana,
hindi ka pababayaan dahil makakatanggap ng accident insurance para sa iyong paggaling. Ayos, di ba? So ano bang inaantay mo, kuya? Sumali ka na sa Pepeng Pasada Club. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa pinakamalapit na Shell Stations. Kung ayaw mo sa pinakamalapit, doon ka sa pinakamalayo, basta Shell, magtanong ka. Sali ka na sa Pepeng Pasada Club. Only from and with Shell. Ay. Ay, baho? Ako ba yun? May caller tayo. Hello. Hello. Hi. Hello, good evening. Hi, good evening. Anong pangalan? Alma po. Alma. Hi, Alma. Ito. Ma'am, bakit putol-putol yung linya mo? Nasa loob po. Ano po? Nasa loob. Nasa loob yung nambibig niyo. Yung ano po? Ah, okay. Ano po ito? Wireless o cellphone landline? Choco na gantas? Paano? Wireless landline po. Mahanap ka po signal? Okay na po. Hello? Hello? Yan. Okay na po. Medyo okay na po. Wala pong radyong bukas? Wala po. Nasaan po kayo ngayon, Ma'am Alma? Quezon City po. Parang nasa Canada ang datingan mo. Eh, layo eh. 39 years old. Ma'am, malabo talaga yun. Tawag po kayo ulit, Ma'am. Paputol-putol po kayo. Mahihirapan po tayo niyan. Apo. Kaya tawag dali mga kaibigan over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Please, if you call my show, secure and provide me a good reception. Para magkaroon ka ng magandang reception, kumuha ka ng receptionist. Diyos, ano ba yan? Mga joke ko di. Yung oras na ba? Ang oras ay 10:34. Pag gantong oras, 10:34, pangit ang joke, bad trip, no? Uy, happy first year anniversary, Greenhouse Tattoo Family, Alex Guillam, Jeboy, Dukitain. Ano to, walk daw, thank you. Salamat sa pakikinig. Abangan ang bagong pasabog ng Greenhouse Tattoo, sabi dito. Jovi, sagutin mo na si Jermaine. Ba't ligay mo? Ba't yung pinapadaan niya? Di magtanong ka dun. Happy birthday to Gian Carlo and John Marasigan. Happy listening sa mga taga-Villa Ricardo ng San Pedro Laguna, Aldrin and Aden, Apon, Mark, kanila ang family Edna, Traquena, Spanya family, Abby and Zyra, Tubo, or Tubo, kung ano man yan. Happy Manzariki na Ren, ano to? Randy Romero at Vinny San Pedro from Ryan Eslina. Huy, may mga in love. Binabati ka mama ko si Marilu Mayores at little sister ko si Jessame Cadiz at ang pinsan ko si Michael Angelo na nakikinig ngayon. At ang, ano to? Hardworking kung papa, ano to? Jerson Cadiz. Sabi ni Jess, silang papangit ang sulat nyo. Tropang Balibag, Joshua Renji, Realine, at sa mga Dota Boys, bahala kayo dyan. Jot M. Jeff Joji, happy birthday sa pinakamalapit na babae sa Dota, si ano to, Jessil Cadiz, anong plano, sabi ni Jin. Yung mga ganyan, huwag nyo nang padaanin sa akin, kayo na mag-uusap, nagtatanungan kayo sa akin, yung pinapadaan. Yun ako kasama sa, ang papangit ng sulat na itong mga to. Hello to my auntie Thelma Halineya. Tinan mo, pang Valencia pala to, Halineya. Sulat baboy damo. Nasa US daw siya, Telmo Valencia. And sa family, Curioso. Happy listening, God bless. From Juan Carlo Valencia. Siya yung pangit sulat si Juan Carlo. Happy listening to, ano to? Channel Group of Company Employees. God bless, sabi dito. As all from Hikaru Maggie Campus Campos, yung campus pala yung pinapasukan ng mga estudyante.
Campos pala yan. Maligayang pa kayo, Team Carjack, especially to Denmar, Mark, Jason, Vivian, May, Mami, Lucia, Mami Lou, hello, and to all the members from Christopher and Christopher Fermin. Maligayang pa kayo. We have a caller, si Nika ng Makati. Hello, Nika. Hi, Papa Jack. Hi, good evening, Nika. Good evening po. Mawalan dyan? Kanina. Hmm, ba't tumigil? Ewan natin na. Nika, ilang taong ka na? 22. Taga saan ka? Tagig. Tagig. Paano yung pagkakasabi ng Tagig mo? Tagig? Akala ko Makati. Ah, work ko yan, Papa Jack. Ano, sa Makati ka ngayon? Opo. Okay, okay lang yan. Saan ka nag-work sa Makati? Sa Bandang Kalayaan. Bandang Kalayaan. Ang traffic dyan, te. Opo, lagi. Grabe. Puntang Rockwell yan, di ba? Yes, Papa Jack. Oo, nabi dyan. Anyways, anong work niya na ni Nika? Clerk po. Clerk. Okay, sige. May jowa na, may asawa. Boyfriend po. May boyfriend. Masakit ulo? Si boyfriend? O, ikaw. Sino masakit ulo sa inyo? Wala. Masaya love life? Yes, sobrang saya. Social? O, oh, diba? Oh, nagmahal, sineryoso, pact na naba. Tama. Totoo yan, ha? Oh, falling in love is growing fat together. Totoo yan. Totoo. Kita mo na. Nagkabilbil. Yung dati nung naniligawan kanya, napaka-sexy mo, di ba? Ang bandi nyo kain. Pero ayun, mga kaibigan, ha? According to research, di ba? Yung mga taong in love, may appetite talaga kumain pag magkasama. Oh. Hello? Hello po. Ayaw maniwala sa research? Actually, walang research. Nag-invento lang ako. Oo. Oh. Wala naman talagang ganun. Hindi ako sure sa palagay sabi ko dito. Ba't ka napatawag ate? Gusto ko lang sanang mag-message sa boyfriend ko. Ah, talaga? Yes po. Bakit? Dapat tinext mo na lang siya, pinadaan mo pa sa akin. Pero mas maganda. Ha? Mas maririnig ng lahat. Yung pagmamahal. Ano ba kinalaman namin dyan? Nandadamay lang. Talaga? Sige. Gaano katagal na kinin jawa mo? Hello? Ano po? Ano po, 4 months. Bukas. Ah, 4 months pa lang kayo? Yes. Mabago pa lang. Talaga? Mansa rin pala bukas. Tama. So may forever ba talaga? At talaga. Infinity. Hayop, infinity oh. Ganda yan oh. Naniniwala ko sa infinity. Masarap yan yung ano eh. Yung bestseller nila yung ano. Ano po? Yung Gongcha ba yan? Hindi ko alam yun. Ay, mga ano po. Sige, dali magkwento ka na. Ay, magkwento. Mag-mensahe ka na sa jawa mo. Ano bang ano nyo? Ano bang team song nyo? Favorite ko lang. When You Say Nothing At All. Talaga? Yes. When You Say Nothing At All? Yes, Papa Jack. Lagi niya kinakanta sa akin yun. Oh, bahala ka dyan. Sige. Gusto mo background ko sa'yo yun? Gusto mo? Pwede, Papa Jack. Okay lang sa'yo. Anong gusto mo? Kantahin ko o play ko? Play nyo na lang. Loko to ah. Joke lang. Sige na nga. Pause pa naman ako ngayon. Hindi mo ko na... Ako, sana nakita mo ko bumiyok. Sige, kanta ka na lang, Papa Jack. Bahala ka. Bayaran mo ako. Uy, sa Sabado ha? Asa pa this point ako? At this point, last week, na-move po ngayong weekend. Na, ngayong Sabado na sa Paris Point, San Lazaro. Sa Linggo, Paris Point, Bacoor, Cavite. Alright, sige, dali. Anong tawagan nyo? Babe. Ha? Ay, nako, may... Yung babe ang tawagan daw, ate, ano, iiwanan daw yan. Ay, di naman. Oh, sabi nung kanta, di ba? Babe, I'm leaving, sabi niya. Babe, I'm leaving. Kanta lang yun. Eh, kayo nga may team song eh. Skanta lang yun. Wala. Kasi sibo kasi siya ngayon. Anong ginagawa dun? Apprentice. Magsisimal. Ay, pak. Talaga di ha.
Ay, joke lang. Bakit? Wala. Loyal yan, Papa Jack. Hindi, naniniwala naman ako. O, sige, dali. Magmensahe ka na sa kanya. Start na ba, Papa Jack? O, start na. Sige. Babe, saan nakikinig ka? Miss na miss na kita. Sana balik ka na dito. Kahit mag-leave pa muna 1 month. Yan. Sinayimiss na talaga kita. Tayo yung may forever. Walang mahal kita. Kahit mag-away tayo araw-araw. Sabi mo nga, di ba, mag-away man tayo, di tayo mag-iwalay. Walang gagawa ng kalokohan. Babe, mag-iingat ka dyan. Malayo tayo sa isa't isa. Pero kaya naman natin yan, 1 year lang. Pagbalik mo, sure naman ako na masaya tayo. Ngayon naman masaya tayo. Pero kung magkasama na tayo, gagawin na natin lahat. Ano yun? Anong lahat? Na, ang baboy nyo, ha? Ay, hindi mo pa, Jack. Yung plano namin. Sige. Lahat yung mga plano natin na galalan tayo, banding. Ganun lang. Lahat. Namimiss ko na tayo. Yung ginagawa mong kalokohan sa akin, yung mga joke mo, lahat yun namimiss ko. Babe, I miss you. Namiss na kita. Bukas 4 months na natin. Madadagdagan pa yon ng years. Baby, there's nothing in this world I could ever do. Babe, mahal na mahal talaga kita. Ay, sorry, narinig mo pala. Oh. Ah, sorry. Kalim mo lang, ha? Sorry sa minsan may na kumintindi, lagi tayo nag-aaway, mga simpleng bagay. Pero kahit naman sa simpleng bagay na yun, papasalamat ako kasi ang laki ng pangunawa mo. Lagi mo ko iniintindi kahit sa kaplaningan ko, kabaliwan ko. Kahit alam ko minsan napupuno ka na talaga sa akin, pero hindi mo siyasabayan yung galit ko. Kaya talaga, sobra talaga ako nagpasalamat kasi ko yung binigay sa akin ni Lord. Binigyan niya ako ng lalaking mabait, mapagmahal, maunawain. I miss you. Hindi kita matawagan ngayon kasi wala akong pang-call. Hindi ko rin alam kung nakikinig ka ngayon. Hindi nakikinig yan! Sorry. Hindi naman. I-search mo na lang pag dinownload na to. Everything's alright. Babe, mag-iingat ka dyan lagi. Kahit masyado kang busy sa yung radyo. Kayang to, nakababa ako to pag may radyo dyan. Opo. Babe, kahit busy ka sa work mo, magkaiba tayo ng schedule. Ikaw sa morning, ako gabi yung schedule ng work ko. Pero kahit paano, kahit konti lang yung oras natin na magkausap, kahit konti lang yung time natin sa isa't isa, mabawi naman tayo eh. Sabi mo nga, di ba, babawi ka sa akin, babawi din ako sa iyo. May mahal na mahal kita sobra. Sa tagal mo nanligaw sa akin, dapat noon pa kita sinagot, dapat ganun.
noon pa ako masaya. Thank you. I love you. I miss you. Ilang ba pa siya? Alam mo, nag-tweet! Ano pa pa niyan? May nag-tweet! Ano po? Sabi lang naman ay wala kayong baki! Sabi niya... Kaya mo yung mga bitter yan. Oo. Wala silang forever. O, oh, diba? O, oh. Di ko na meron. Ayaw pa ba? Diyan ikaw kaya. Oh. O, yeah. Tawag na ito. Nika, you sound... happy girlfriend. I hope. I hope, di ba, ma-maintain na ganyan yun. So, good luck, congratulations to you and your boyfriend for being able to find each other. Alright? Opo. So, maraming salamat sa pagtawag. Salamat din, Papa Jack. Thank you. Gawin nyo lahat, ay tagyan ko ng video, ha? Ano, Papa Jack? Wala, salamat sa pagtawag. Thank you po, salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Si ano mga kaibigan, si ano yan, si Nika ng Pluto. Ah! Makati pala. 'Yan ako. Kuya, ang dami nagbabati rito. Ate Marjorie Quinto, is of Canada. Happy listening to you, Brian De Jesus. Maligayang pakiganig pang. Kamusta? Thank you very much for the greetings. Thank you. Birthday ko naman ngayon, so maaga ko uwi. Mga mamaya na konti, 5 minutes na uwi na. Joke lang to naman. Nakabuti naman ng Sabado rito. Tuloy-tuloy na to. Asa ko pinag programa ni Nicole, ni Chris Chuper, Diego Bandito. Sa kuping ko lahat. It's mine. Ay, nako. Ang bitter, ha? Pag-akay, wala, hindi niyan, sabi dito. Gee, diyan kayo magaling. Papa Jack, ano ang meron ngayong birthday mo? Anong ginawa mo? Wala. I was on bed the entire day. Nag-road trip ako ng pansamantagal kanina. Wala lang kanina, no? Nag-road trip lang ako, mga kaibigan, mag-isa. Ganun ta, baka gagawin ko. Birthday ko eh. Ako makakaalam kung anong gusto kong gawin. Ba't birthday mo ba? Eh, sabi sa akin kahapon, ano ngayon mo sa birthday mo? Sabi ko, wala. Ayoko na may ginagawa sa birthday ko. Ano ba yung wala kang gagawin? Mag-ano tayo? Mag-ganito, mag-keming ganyan. Sabi ko, bakit birthday mo? Magaling ka pa sa akin ako may birthday. Saya ko nga eh. Ano, dibo ko? Pwede tawag dali 8468051 or 8326171 or 1-800-10-100-5683. Happy listen to Ivy, Donna, Yum Yum, Michael, Joanne Grace. Happy birthday to Sherwin Saplan from Christopher. Happy 19th birthday sa Pinsangong si Arvel Abdon from Aaron. Maligayang batli po. Thank you very much. Kanina napag-usapan natin ng Shell, mga kaibigan. Abangan ang nilalapit na Shell Bike Fair, mga kaibigan. 2016, nagaganapin sa World Trade Center Hall A, September 24. Ito ay handog ng Shell Advance, Shell V-Power Nitro Plus at Shell Select para sa mga bikers at motorcycle enthusiasts, mga kaibigan. Bumili lamang ayan, ng, sa mga piling Shell o ng mga piling Shell Advance at Shell V-Power sa mga piling gas stations at trade outlets para makakuha ng event pass upang makasali sa raffle at makasali sa selebrasyong dala ng Shell. Ang Shell ay nangimigay ng GoPro helmets. Ayan. At sa araw na yan, mamimigay silang tatlong
motorsiklo. Kaya naman, sa mga bibili ng Shell Advance Motor Oil sa mismong araw ng Shell Bike Fair sa World Trade Center, maaari sila makakuha ng free change oil na gagawin sa World Trade Center sa parehong araw. Free change oil, ayan, ay maaari lang magamit sa mismong araw ng event. Ayan. Ready na ba? Dapat ready na sa pinakabangang Shell Bike Fair. Ayan, Shell Bike Fair 2016. Bili lang ng bili ng piling produkto ng Shell Advance Motor Oil at Shell V-Power Nitro Plus para sa makasali sa kasiyahan. Ang Shell Bike Fair ay ginawa bilang pasalamat sa suporta ng bikers and motorcycles community. Ang Shell ang partner ninyo sa kalsada. Ayan mga kaibigan, ha? Handog sa atin ng Shell. Maligayang buddy sa mga Shell station na nakaantabay sa atin. Sabi ni ano ni siya nandito. Si Charlene, sabi niya ano, sabi niya? So aasa na naman kami mga single. Ano naman? Kung aasama na naman diyan. Hindi matulog doon. Papa Jack, how to be you? Wala. You can never be me. Ako nga, I can never be me. Ikaw pa kaya? Hi. Ah,